Hello guys! Welcome back po sa aking YouTube channel and for today's video. Ang kwento naman pong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa isang Pinay na may boyfriend na foreigner. Okay? So, naka-acquire sila ng property dito sa Pilipinas. Alamin natin kung ano yung treatment o kung ano yung sinasabi ng batas tungkol sa property na involved sa ganitong sitwasyon. Okay? So, ang GR number po ng case natin ay 215014. Meron na decision na nito ng Korte Suprema noong February 29, 2016. So, noong 1994, etong si boyfriend, papangalanan nating boyfriend, ay isang Italian national. Nakilala niya itong si girlfriend sa Bohol and niligawan niya. So, noong 1995, nag-decide si Italian na magtayo ng bahay para meron siyang titirhan at saka ang kanyang girlfriend kapag ka magbabakasyon halimbawa si Italian dito sa Pilipinas. So nagbigay ng financial assistance itong si Italian sa kanyang girlfriend na Pinay para mabili yung lupa. Okay? Now, yung lupa na yon ay nailipat sa pangalan ni girlfriend. Okay? And doon sa property na yon, nakapagtayo ng isang bahay na ginastosan din ni Italian. So, nung natapos na yung bahay, nag-live-in sila. Nagkaroon silang common law relationship. And sa tuwing magbabakasyon itong si Italian, doon siya tumutuloy. Nagbabakasyon siya twice a year. So, pagdating ng 1998, gumawa sila ng kasulatan. Nag-execute sila ng contract of lease at saka memorandum of agreement and special power of attorney para malaman nila or nakasaad kasi doon sa memorandum of agreement yung karapatan ng bawat isa doon sa property. So, doon sa lease contract nakalagay na etong si Italian ang siyang nangungupahan. And eto naman si Pinay, ang siyang lessor or nagpapaupa. Yung period ng pangungupahan ay for 50 years, automatically renewed for another 50 years. And yung lease na amount ay 10,000. Okay? 10,000 pesos. Now, Etong si Pinay, girlfriend, ay pinagbabawalan na ibenta or i-donate or isanla yung lupa na walang consent ni Italian. Okay? So, nirehistro naman yung memorandum of agreement na yon at saka yung lease contract. So, pagdating naman dun sa SPA, ang nilalaman naman nun, sinasabi doon sa SPA na pinapayagan ni Pinay etong si Italia na i-manage o kaya i-transfer yung lupa't bahay. Okay? And binibigyan niya ng consent na gawin lahat ito ni Italian. So, yun. Basically, yun yung power na binigay niya kay Italian. So, nung una, okay yung kanilang relasyon. Kaya lang, after 16 years, okay? After 16 years, nagkaroon ng medyo hindi magandang kinahantungan yung kanilang relationship. So, nag-send ngayon ng letter etong si Italian sa kanyang girlfriend para umalis na siya doon sa property. Pero syempre, hindi umalis si Pinay girlfriend. So, noong 2010, nag-file ngayon ng complaint for unlawful detainer etong si Italian. Kasi nga ayaw umalis ni girlfriend doon sa property. Now, ang sabi ni boyfriend, ni Italian, okay naman yung kanilang relationship at first, okay? Nagsimula lang na hindi maging maayos yung kanilang relasyon kasi na-find out daw niya na hindi pala kanya yung batang dinadala ng kanyang girlfriend. So, napatunayan niya na hindi kanya kasi yung itsura ng bata, hindi niya kamukha, okay? So, later on, inamin din naman daw nitong si Pinay na hindi nga siya yung tunay na ama ng bata.
Kaya dahil doon, frustrated siya, devastated siya, hiniwalayan niya. Tinapos niya yung kanilang live-in relationship. Pero dahil nga mabait siya, ang sabi niya, inalaw niya muna na tumira sa kanyang bahay, itong si girlfriend. Now, pagkatapos ng isang taon, lumala yung mga hindi nila pagkakaunawaan. Okay? Kaya gusto na niyang paalisin sa kanyang bahay itong si girlfriend. Ang sabi naman itong si Pinay, nakipag-live-in siya nung siya more or less nasa 18 years old pa lamang kasi pinangakuan nga siya na pakakasalan siya in 3 years. Kaya eventually, nag-agree siya na mag-live-in sila. Noong 1995, nag-offer nga na magpatayo ng bahay para sa kanya, para maging tirahan nila. And sabi ni girlfriend, yung relationship nila ay okay naman bilang common law spouses. Nag-last ito for 18 years until madiskubre niya na may bago ng babae, itong si Italian, mas bata. Okay? So, magmula nung madiskubre niya yon, lagi na siyang tinatakot ni Italian, lagi na siyang sinasaktan, inuuntog yung kanyang ulo, sinasakal siya, kaya nag-file siya ngayon sa korte ng petition for temporary protection order under Vow C, na later on, nag-grant as permanent protection order sa kanilang lugar. Okay? And kasama doon sa protection order na yon na itong si Italian ay hindi makakatuntong sa kanilang tahanan. Okay? So, doon naman sa kaso ng unlawful detainer na isinampa ni Italian laban sa kanyang Pinay girlfriend, yung decision ay pumabor kay Italian boyfriend. Okay? Pero, ang sabi ng korte, co-owner siya ng bahay kasi meron siyang contribution habang kinukonstruct pa lang ito. And also, nirerespeto ng korte yung temporary protection order na na-issue na dapat maalis or mawala sa bahay na tinitirhan ni girlfriend si Italian. Okay? So, yun ang desisyon ni MTC. Dinismiss niya yung case kasi sabi nga niya, co-owner itong si Pinay girlfriend. Now, umapila ngayon sa RTC. Pagdating sa RTC, binaliktad naman niya yung desisyon ni lower court. Ang sabi ni RTC, may karapatan na manirahan itong si Italian doon sa lupa at bahay dahil doon sa kanilang lease agreement. Okay? So, umapila sa Court of Appeals itong si Pinay girlfriend. Pagdating sa Court of Appeals, ang sabi ni Pinay girlfriend, nailipat na yung titulo mula sa kanyang pangalan papunta sa pangalan ng bagong girlfriend ni Italian. At ang ginamit ay yung special power of attorney na pinirmahan noon ni Pinay. Okay? So, pagdating sa desisyon ng Court of Appeals, ang sabi ni Court of Appeals, tama naman yung desisyon ni RTC and sa ejectment case kasi, yung unlawful detainer case, ang pag-uusapan lang naman yung kung sino ba yung may karapatan na mag-possess doon sa property or tirahan yung property. Hindi naman natin pinag-uusapan kung sino yung may-ari. Okay? Na kung sino yung nakapangalan sa titulo. So, dahil doon, nag-file ulit siya. Pumunta sa Korte Suprema yung kasong ito. At ito ang sabi ng Supreme Court. Sa Article 1409 ng New Civil Code, void contracts cannot be ratified. Okay? So, paano nasabing void contract at alin ang tinatawag ng korte na void contract. Okay. Ang sabi ng korte, yung lease contract at saka yung memorandum of agreement ay parehas na void dahil lumalabag ito doon sa provision ng ating 1987 Philippine Constitution regarding
prohibition o pagbabawal na magmay-ari ang isang foreigner ng lupa dito sa Pilipinas. Okay? Malinaw yan sa provision ng konstitusyon. Okay? Now, yung pagbabawal na yon ay hindi lamang doon sa pagbebenta ng lupa sa foreigner. It also covers yung renta ng lupa sa foreigner na yon. Ang sabi ng korte, under PD 471, ito yung batas na nagre-regulate ng upa, pag-uupa ng lupa sa mga foreigners. Ang maximum period lang na allowed ng upa o renta ng lupa sa mga foreigners ay 25 years. Pwedeng i-renew for another period of 25 years. Okay? So, anumang kontrata o agreement na nagva-violate dito sa provision ng PD 471 ay null and void. Okay? Walang bisa. Alright? So, balikan natin, di ba nabanggit ko dun sa unang part ng vlog na yung kontratang pinirmahan kanina ay for 50 years, renewable for another 50 years. Total ay 100 years. Tama? So, dahil dito, nagkaroon ng violation ng PD 471, which is ang maximum lang ay total of 50 years. Alright? And also, dun sa Memorandum of Agreement at saka doon sa lease contract na pinirmahan nila, na hindi pinapayagan itong si Pinay na ibenta o i-donate o isanla yung kanyang lupa kung walang consent ni Italian, sabi ng korte, iyon ay isang halimbawa ng provision na talagang hindi naman talaga kontrata ng upa yung kanilang pinirmahan. Okay? Kundi yung paglilipat na ng buong karapatan ng titulo kay Italian. Pero under the guise o itinago sa pinangalanan nilang kontrata ng upa. Okay? Pero ang totoo, yung pinaka motibo or objective ay para mailipat yung buong control, yung buong pagmamay-ari, yung authority kay Italian over doon sa property. Yun ang sabi ng korte. Okay? So, may mali doon sa kanilang memorandum agreement. Okay? At saka in violation ng PD 471, yung 100 years na lease period. Okay? So, kung ganun, dahil void, null and void yung memorandum of agreement at saka yung lease contract, may basihan ba yung pagsampa ng demanda ni Italian laban sa kanyang girlfriend na pinapaalis niya ito doon sa lupa at bahay dahil sa hindi pa expired yung kanilang lease? Ang sabi ng korte, dahil void, null and void yung contract, wala ngayong karapatan etong si Italian. Walang pinagbabasihan yung karapatan niya na paalisin ngayon etong si Pinay girlfriend doon sa house and lot. Okay? So, in other words, the complainant in an unlawful detainer case must have some right of possession over the property, which in this case, walang right of possession etong si Italian, either as a lessor, vendor, vendee, or lessee. Okay? Walang right. Kasi nga, yung sinasabi niyang pinagmulan ng kanyang karapatan ay diniklara ng korte na null and void dahil na-violate nito unang-una yung constitution and then pangalawa yung PD 471. Okay. Therefore, a contract that violates the constitution and the law is null and void and it vests no rights and creates no obligations. It produces no legal effect at all. Walang epekto, walang legal effect. Hindi ito mag-create ng anumang karapatan or hindi ito mag-impose ng anumang obligasyon. Okay? So, dahil walang right over sa property, itong si Italian, hindi niya ngayon kayang paalisin itong si
Pinay girlfriend. Okay? So, yun. Sana may natutunan kayong konti dito sa ating video. And please like and follow my Facebook page, Attorney Promdy. And please subscribe to my YouTube channel, Attorney Promdy. Thank you for watching.